Pasal naman yung kanyang substrate sa ilalim, so makapatong na lang sa substrate. So ayan guys, nakikita niyo yung pag-setup ko ng enclosure para sa aking mga regalis. Nakikita niyo yung isang regalis ko. Ayan guys. Guys, welcome sa ating Artly Lenjo feeding vlog. Pero hindi tayo mag-feed ngayon, kundi mag-re-house tayo ng ating mga tarantula. So, limang klase ng tarantula ang ating i-re-house ngayon. So, simulan na natin mga guys. Ito na. So guys, ito yung ating aking ginawang enclosure para dito sa aking Bursi. So ito siya. Simple. Ang ginawa ko dito guys is naglagay muna ako ng substrate. Hanggang dito muna yung substrate. Tapos binasa ko. And tapos pinatungan ko uli siya ng ito yung substrate para yung moist normal lang. Normal moist lang ang kalabasan. So ayan mga guys, nakikita niyo naman. Medyo basa-basa pa ang ilalim. So yan mga guys, ang habitat na katingin ko na babagay para sa kanya. And ito naman guys ang ating para sa ating peepulcher. Pero ganoon din, same lang din, pareho lang din ang humid na. Basa yung ilalim, tuyo yung ibabaw. And ito yung style ng kanyang rehousing. Simple lang. So, yan. And ito naman guys, ang para sa ating Lasiodora striatipes, kasi medyo malaki-laki na siya. Medyo nasisikip pa na sa kanyang lagayan. So ilalagay natin siya dito sa kanyang bagong enclosure. So ang gagawin natin is na maglalagay muna tayo ng konting substrate and pabasain natin yung kanyang humidity para sakto lang. Walang labis, walang kulang. So yan mga guys, yung may kita nyong medyo basa-basa na yung kanyang substrate is pwede na yan. So kagaya nyan mga guys. So yan, para sinisip-sip na ng tubig yung lupa. Sinisip-sip na ng lupa yung tubig. So yan, kanyang moist lang, okay na yan. So ito naman, ito naman mga guys ang ating ilalagay, dry na substrate para dito sa ating basang substrate. So yan guys, lagyan nyo lang, lagyan, depende sa inyo kung gano'ng kataas pa ang gusto nyo yung humid. Kasi sa akin kasi hindi naman to borrower tong aking tarantula, no, na ilalagay. So tama lang, sakto lang. So yan mga guys. So yan, okay na yan. Yung kanyang humid nasa tamang pressure lang, temperature. Tapos maglagay din tayo syempre ng water dish, kasi medyo malaki-laki na siya. Nasa inyo po yan kung lalagyan nyo ng
stone or bato dito sa kanyang inumin para hindi siya malunod in case. So yan mga guys, and lagyan nyo na rin syempre ng kalamuti or moss para hindi pangit tingnan ang ating enclosure. So yan mga guys, okay na yan. Okay guys, lagyan muna natin ng tubig. Okay, pwede na yan mga guys. At syempre nga pala, basahin pa natin ng konti. Konti lang, para hindi naman siya masyadong basang-basa. So yan mga guys, ang kanyang bagong enclosure. Ayan mga guys, so ito yung so ayan ang ating nirehouse ngayon na para sa Rosiodora striatipes, naka-ready na. So ayan mga guys, and yung para sa ating OBT, hindi ko na inano no, pero okay na yan, nayos ko na. So ito na yung ano, ito na yung para sa OBT natin mga guys, na-ready ko na rin. So ayan guys, ang kanyang bagong tahanan, nirehouse ko na, inayos ko na. Hindi ko na pinakita sa video no, kasi tatagal lang eh. So lagyan natin ng water dish, tapos basahin na rin natin yung konti yung substrate niya. So ayan mga guys. So ito guys, ang ating OBT. I-rehouse na natin siya. Ililipat na natin sa kanyang bagong tahanan. Sa aking nirehouse na sa enclosure para sa kanya. So ayan guys, medyo na kasi nasisikipan na siya sa kanyang enclosure eh. Hindi siya makapag web ng maayos. So dito na lang natin siya ililipat. Okay. So guys, try natin siyang ilipat no. Dito sa kabila. Try lang natin. Sana hindi siya tumakbo. Uy, akala niya pagkain. So guys, mukhang mahirap oh. Wait lang ah. Try natin siya. Sana sumama siya dito sa kanyang yun. Okay. So ayan, sa kanyang bagong tahanan. Pero syempre ilalagay mo natin siya dito sa kabila para hindi siya ayan. So yun, ayos, nakuha ko rin. Ilipat ulit dito. So yan guys, nailipat natin maayos ang ating OBT. So okay na guys, nailipat na natin ang ating OBT. So ito naman guys is ipagagamitan tayo nito para sa ating mga regalis komunal. So ayusin ko muna mga guys ha. Wait lang. Basa naman yung kanyang substrate sa ilalim, so magpapatong na lang ako ng dry substrate. So ayan guys, nakikita ninyo yung pag setup ko ng aking enclosure para sa aking mga regalis. So lalagyan pa natin yan ng dry substrate, at pagkatapos ilipat na natin ang ating mga regalis. Pero yung isang regalis ko mga loads andito na yung isa. Ayan. So yun nga, yun lang ilalagay natin, tapos design para magmukhang maganda naman yung ating enclosure. So okay na ang aking setup guys.
Kita nyo naman, andyan na yung isang regalis ko. Hindi ko na malaya na sa cork bark din pala siya. Nandito siya sa cork bark sa ilalim. Hindi ko na malaya, buti hindi tumalon. So, ayan na mga guys, ang ating new enclosure para sa kanila. At inilipat ko na yung aking dalawa, ang aking dalawang regalis na natira. So, ito guys, yung aking regalis, no. So, ayan siya, fresh molt. Ano yung pinagmultan niya? Sariwang sariwa. Sana lumipat siya, no. Sumukan natin. Try natin kung ilipat siya. Oops. Malik. So, wait lang guys, ha. So, ayan guys, yung ating ikalawang regalis, ilipat ko na siya na maayos. So ayan siya, isa, then dalawa, so ayan mga guys, so ayan na guys, tatlo na sila. So nailipat ko na yung aking mga regalis, isa, dalawa, at tatlo. So communal sila, pwede silang pagsamahin mga guys. Oops, 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 oops. So yan guys, ang maayos na pag-rehouse. So guys, lipat naman tayo sa ating versicolor. So ito siya, ating versicolor. Try natin i-rehouse o ilipat sa kanyang bagong tahanan. Naman tama, andito siya. So ilalagay natin siya sa kanyang bagong enclosure. Oops, 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 balik, 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 balik. So ang ating versicolor guys, medyo ay pumasok sa loob ng kanyang enclosure, no? Naninibago siya. Napakaganda talaga ng coloration. Grabe, ang ganda talaga ng versicolor. So pasok na sa loob. Okay guys, andyan na siya sa loob. So guys, ito yung ating Pisalmopeus poacher. Dito natin siya ilalagay sa ating kanyang bagong enclosure. Try natin. Ilipat siya. So ayaw niyang palipat, ha. Hindi ko siya mailipat maayos, no, kasi hawak-hawak ko yung isang cellphone. So try natin. Oh, napakaganda niyan guys. Oops, teka lang. So guys, ayan yung ating Pisalmopeus poacher. So napakaganda niyan guys. Grabe ang ganda niyan. Pag nag-adult na yan, sobrang ganda. Tumatalon to guys, eh. Oops, hindi siya tumalon. So guys, ito na yung ating Pisalmopeus poacher. Kaya lang, talagang mabilis. Hindi ko siya
lipat dun sa taas talaga. O talon yun, alam ko eh. So guys, hindi ko na na video ano, pero nandito na siya sa loob. So ayan na siya. Sa kanyang bagong rehouse, sa kanyang bagong home. And yun guys, successful. So ito naman guys, i-rehouse naman natin itong ating Pasadora Striatipes sa kanyang bagong enclosure. So ito yun. Okay, lipat na. Okay. So ayan guys, ang kanyang bagong tahanan. So ito naman yung ating ikalawa, ang ating pangalawang striatipes. Ang hindi mahirap ilipat no ang kanyang, hindi siya mahirap ilipat compared sa iba kasi ang mga arboreal kasi masyadong mabibilis at saka yung mga old world, hindi siya gaya ng mga new world, medyo calm lang sila. So guys, ito yung ating ikatlong sa enclosure na lilipatan ng ating Pasadora Striatipes. 3 pieces kasi yung mga guys, no. So ito yung pinaka last. Welcome sa inyong bagong tahanan. And mga guys, shoutout nga pala kay Aaron and kay Jerome. Shoutout sa inyo mga guys. Thank you sa pag-subscribe sa akin. And always watch lang sa aking feeding video. Like, tapos share na lang sa iba. And subscribe syempre. And salamat din sa mga nag-subscribe sa akin. Salamat sa inyo mga guys. Shoutout din sa inyo. So yan lahat mga guys, yan lang po ang ating rehousing video. So thank you, salamat sa panonood, and shoutout ulit sa inyong lahat mga guys. So yun lang, thanks and bye bye.